Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Welcome back to our YouTube channel. Kung kayo po ay bago dito sa ating daily devotion dito sa channel natin, please subscribe. Tap niyo po yung notification bell tsaka yung all. Ngayon po ay magkakaroon tayong pansamantalang break, one day break or two, depende po. Mag-stop muna tayo sa Matthew 13:18-23. Magkakaroon tayo ng break. Ang devotionin po natin ay Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Ito po ay very timely sa akin tsaka sa aming family na paalala ng Diyos na gusto ko rin pong ibahagi po sa bawat isa sa atin. Sabi po rito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Paganda po nitong mga talata na ito. Ito po ay nagsisilbing reminder sa akin na huwag pong mabalisa sa kahit anumang bagay. Kasi po itong mga nakarang araw, actually past weeks na, sobrang daming dapat gawin, sobrang maraming pinagkakabisihan, mga anak yung misis ko, then sobrang alam niyo na po pag nagkaroon ka ng newborn, puyatan talaga. Tapos nagkasakit pa yung anak ko na isa, so ako nag-aalaga doon sa anak ko, doon sa newborn baby ko, yung wife ko, tapos magkahiwalay kami ng kwarto. Tapos yung anak ko hindi gumagaling, kahit yung asawa ko ay medical doctor, siya rin napapuzzled bakit yung anak namin ang tagal gumaling. So medyo may minsan nababalisa na rin, puyat, pagod. Pero ito po yung napakagandang paalala ng Bible sa akin po personally na gusto ko pong i-share sa inyo. Na kahit anumang, sa anumang bagay, huwag kayong mababalisa. Okay? Kasi po yung pagkabalisa po ay hindi po disenyo ng Diyos sa atin. Yan po ay, bagamat yan ay normal na nararanasan nating mga tao, hindi po ito disenyo ng Diyos na tayo po ay mabalisa at mabagabag. Salip gusto ng Diyos na tayo maging mapayapa at manangan lamang sa Kanya. So yung teaching po natin ngayong umaga, number one, though anxiety is normal human experience, we are commanded not to be anxious. Bagamat yung pagkabagabag, pagkabalisa, normal lang na nararamdaman natin, nararanasan natin kapag tayo nagkakaroon ng problema, nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, nagkakaroon ng karamdaman yung mga miyembro ng pamilya natin, or meron tayong mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan na hindi maganda, or hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. You know, the fear of the unknown. That's very common po sa bawat isa sa atin, no? Kapag yung hindi natin alam kung anong mangyayari bukas dahil kulang tayo sa pera, wala tayong savings, tapos marami tayong mga babayaran, normal lang po talaga na maging anxious. Pero ang sabi po sa Bible, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Wala po dapat tayong kabalisaan. We are commanded not to be anxious. Now, yes, we are commanded not to be anxious. Pero ano po yung inuutos sa atin? Ang inuutos po sa atin dito ay, number two, we are commanded to fight anxiety with prayer. Ang inuutos po sa atin ay hindi mabagabag, kundi labanan ang kabagabagan, ang pagkabalisa sa pamamagitan ng panalangin. So huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat.
So, yung pagkabalisa pala, pwedeng labanan ng panalangin. Yung paghingi sa Diyos ng ating pangailangan. Na yung panalangin na yun, eh, pinagpapasalamat natin. Bagamat wala pa tayong sagot sa Diyos, eh, pwede na nating ipagpasalamat. Panalangin may pasasalamat. No? Knowing that God is in control, knowing that God knows what is best for us, then we can pray a prayer with thanksgiving. Ngayon po, sabi rito, ito po yung resulta kapag ito po ang ginawa natin. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. This is the result. We will experience the peace of God. Now, bilang application natin, para mas ma-explain ko pa ito ng mas maigi pa, no? Number one, do not be anxious about anything. Okay? That's number one application sa mga talatang ito. Pangalawa, present your request to God. That's the number two application. Instead of being anxious, you present your request to God. And number three, let the peace of God guard your heart and mind. Hayaan po natin na ang kapayapaan ng Diyos ang mag-ingat sa inyong, sa ating puso at ating pag-iisip. Now, ano pong ibig sabihin nito? Bakit ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat? So, sa paanong paraan? Now, very interesting po sa pag-aaral ko nito. Yung salitang mag-iingat po sa Greek, ang kahulugan po niyan ay sentinel. Alam niyo po ba yung sentinel? Yung sentinel, ito po yung sundalo na nagbabantay sa mga kasundaluhan or kahit saan. Basta tagapagbantay, tagapag-ingat, watchman, or pwede po nating sabihin kung napunod niyo po yung movie na 300, or basta may nakikita po kayong mga movies na natutulog yung mga sundalo, tapos po mayroong mga sundalong gising. Yung sundalong gising na yon, sila yung nagbabantay sa kapwa nila sundalo during the night. Sila po yung mga sentinel. Sila po yung nag-iingat sa kasundaluhan para yung mga sundalo makatulog ng mahimbing. Meron po mga sentinel. Sila yung mga inatasan na magbantay sa gabi kasi baka mamaya may sumalakay. At least merong mga gising, may mga tagapagbantay, mga sentinel. So, yung purpose ng sentinel, ingatan yung mga taong natutulog. Okay? Para, because tomorrow is another day, another battle. Kailangan magpahinga ng mga sundalo. At para po makapagpahinga sila ng maayos, kailangan ingatan sila ng sentinel. Okay? So, yun po yung ibig sabihin dito, no? Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat. The sentinel will the peace of God will function as a sentinel to guard your heart and your mind in Christ Jesus. Para po tayo makatulog ng mahimbing sa gabi, makapagpahinga, hindi nababagabag. Tandaan po natin, merong kapayapaan ng Diyos na nagiging sentinel sa atin. Nagigets po natin kung gaano kaganda na kung paano ang mga sentinel ay tinutulungan ng mga sundalo ng unang panahon na matulog ng mahimbing, maging mapayapa ang kanilang mga puso, hindi mabagabag ang kanilang pag-iisip at magkaroon ng lubos na kapahingahan, na knowing that the sentinel is there to guard them. Ganun rin po sa buhay natin. Hinahayaan natin ang kapayapaan ng Diyos ang maging sentinel ng ating puso't isipan upang humupa yung ating kabalisaan. Upang hindi na tayo mag-alala sa mga bagay na pinag-aalalahan natin, kinababagabaga natin. Meron pong kapayapaan ng Diyos. Sabi dito, itong kapayapaan na ito na nag-iingat sa ating puso't isipan ay sobrang
galing talaga sa Diyos, hindi galing sa tao, kaya hindi maunawaan ng tao. Paano ka natutulog? Paano ka nakapagpahinga? Ang dami mong problema, ang dami mong pagsubok sa Diyos. Ay, ang dami mong pagsubok na nararanasan. Kasi meron po tayong kapayapaan galing sa Diyos. Kaya nakapagpahinga po tayo. Nakakapag-relax po tayo. Humuhupa po yung ating kabalisahan because of the peace of God. Kaya po, bilang application natin, no, hayaan po natin. Let's just let the peace of God guard, sentinel, your heart and mind. Hayaan po natin na mapayapa ang tulog natin kasi gising ang Diyos. Gising po ang ating Panginoon. Nagbabantay sa atin. At alam po ng Diyos kung ano yung dapat gawin sa ating mga buhay. So, very simple lang po, ano, do not be anxious. Instead, present your request to God and let the peace of God guard your heart and mind. Para po sa ating discussion, how can you fight anxiety with prayer? Ano yung resulta nito sa buhay mo? Paano mo ito gagawin? Paano mo lalabanan ng anxiety sa pamamagitan ng panalangin? Para po sa prayer request, ito po yung prayer request po namin. Please pray for healing for myself. Makati po yung lalamunan ko, masakit na yung lalamunan ko. Puyat, mababa na rin po yung immune system. At may sakit na rin po ako in the past few days. So, paisama po ako sa panalangin. Tsaka po yung baby ko, newborn, tsaka yung eldest ko, yung ate, si Isay. Na kasulukuyan, papainumin ko po ng gamot right after this kasi ang taas po ng lagnat niya. So pakisama po sa panalangin. Sana po maging normal na po kami magkasama-sama as a family. So maraming salamat po. I really appreciate your prayers. Talagang sobrang nabibless po ako pag nakikita ko po na nag-comment kayo na nanalangin para sa amin. And also, please comment what have you learned today? Ano pong natutunan natin sa devotion natin? And please share this video as well to your family and friends. So, yun lamang po. Magkita-kita po tayo bukas, alas 5 ng umaga dito sa ating 5 a.m. daily devotion. God bless you po.